Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming TV. And today, ang pag-uusapan natin is kung ano-ano yung mga methods na pwede nyong gawin para makapag-farm kayo ng silver sa Albion Online. Anyway guys, kung hindi pa kayo na-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo and also hit nyo na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated pag may panibago tayong guide regarding this platform. Let's go! So, welcome back mga tol. No? So today, pag-usapan natin kung paano nga ba kayo makakapag-farm ng silver dito kay Albion. But anyway guys, bago tayo mag-start, gusto ko lang sabihin na this video is not sponsored and we actually share this to you guys para magkaroon kayo ng information on how you can make silver in the game. Alright? Now, bago kayo magkaroon ng sobrang laking silver dito, you need to know the game first. So, meron tayong mga guides na nilabas dyan, okay, mga previous guides natin. So, you can actually check it out para at least magkaroon kayo ng idea kung paano magpa-spec up and some stuff. Pero, isusunod natin yan. Susunod na natin yung guide natin on how to spec up your equipments, how to spec up your gathering gears, alright? Basically, lahat naman yan is matututunan nyo kapag nilalaro nyo na yung game. So, marami kasi ako nakita sa comment section natin na, boss, paano ba mag-farm ng silver dito sa Albion? Okay, so nakapokus kagad tayo doon sa silver making. Pero dapat you have to also focus on the foundation kung paano kayo makakapag-farm. Alright? Now, I played this game for 3 months straight and marami akong ginawa, no, para mapaspec up ko yung character or yung destiny board ko. Now, this is the first thing that you need to know, alright? Bago kayo makapag-farm ng malaking amount ng silver dito sa game na to, you need to spec up your destiny board. Ano tong destiny board? Yung destiny board, nandito lahat ng equipments na pwede nyong gamitin para makapag-farm kayo ng silver. For example, andito yung inyong PBE gears. Yung PBE gears or PBP gears, yan yung ginagamit nyo pang patay ng mga mobs or pampatay ng mga monsters in the game. Kasi pag pumapatay kayo ng mobs in the game or monsters, alright, pag pumapatay kayo niyan, nakakakuha kayo ng tinatawag na fame. So yung fame na yan, magagamit nyo yan to spec up your equipment. And the more na mataas ang specs ng equipment nyo, the more na mas mataas yung damage nyo kasi may bonus yan. And kung na-maximize niya, let's say for example ito, yung specs niya dito is na 700 niya siya in full, mas mataas yung damage output niyo compare sa mga katulad namin na below 700. Gets? So usually, ang nire-require lang naman ng mga guilds is at least around 300 spec kung mag-join kayo ng guild. At least 300 spec lang sa weapon tapos doon sa mga main armors na ginagamit for CVZ. Alright? Pero ito yung dapat nyong unahin. So, kailangan lahat to 100. So, isa, sa lahat ng to, ang 100 ko lang is itong Spike Gauntlet, which is ito yung main na ginagamit na. Alright? Pero ang ininext natin dyan is yung Raven Strike, alright? Which is for CVC naman kasi talaga to. And then, the rest, iwa 100 din natin yan. So, yan yung magiging goal nyo dapat. So, dapat mas pick up nyo yung weapon. And then, pagdating sa armor, kailangan nyo rin mapaspec up ang armor. So, ang armor, ito naman siya. Ayan. So, kailangan ito, mapaspec up nyo rin to. Ito naman, 9 armors to. So, at least 700 yung spec na kailangan nyo. So, as you can see, around 600 pa lang yung spec natin dito. Not bad na rin yan. Pero, syempre, kailangan natin ipaspec up to para mas tumaas din yung item power na maibibigay nito sa atin. Kasi ang damage output mo is nakadepende yan sa spec ng mga ng weapons and also ng armors mo. Alright? So, kung mataas na yung weapon mo, that's good. Pero, kailangan mo din ng armor para sa abilities mo din. Para mas okay yung maging bigay sa'yo ng abilities mo. Alright? So, that's it. Now, aside from this, meron ding spec for gathering, meron ding spec for crafting. So, ang gathering naman, very important din to, kasi isa rin to sa mga methods na gagamitin mo
para makapag-farm ka ng silver. Alright? So, the more na mataas yung gathering tools mo or yung gathering gears mo, the more na mataas yung spec niyan, mas mataas din yung gathering or yung materials na makukuha mo in the game. So, as of the moment, isa pa lang yung tier 8 natin, okay, which is itong skinning knife. Ang next natin is itong fiber harvester, which is malapit na to, guys. No, and kaya ko na siyang i-learn. Konting farm na lang ma-unlock na natin yung tier 8 na fiber harvester natin. Okay? So, ipapakita ko sa inyo yan later on kung magkano yung value ng tier 8 comparing sa tier 4. Para makita nyo yung difference ng price kapag mataas yung spec nyo pagdating sa gathering. So far, dalawa pa lang naman yan. Actually, lima yung gathering dito. Pero technically, hindi kasama dito yung fishing. Kasi sa fishing, kahit mababa lang yung spec mo dito, okay lang. Pero as long as na-master mo ito, like na 100 mo na to, mas better pa din siya. Dahil may bonuses pa din. Alright? Aside from that, okay? Aside from gathering, meron ding tinatawag na farm. Okay? Yung farm fame. So, ito. Yung harvester. So, dito, para makapag-alaga ka ng mga possible mounts, makapag-alaga ka ng or makapag-breed ka ng animals, okay? Kailangan mo tong spec na to. Alright? Kasi, let's say for example, gusto mong maging breeder ng Swiftlo or gusto mong mag-crop ng Swiftlo. So, kailangan mong maging breeder. Kailangan mong palakihin yung Swiftlo na yon. So, parang ganun siya. Alright? Aalagaan mo siya. So, ito yung mga basics na kailangan nyo malaman in the game. Kasi ito yung mga basics na kailangan nyo din para makapag-farm kayo ng silver ng mas mabilis. Alright? Papakitaan ko kayo ng example. So, pupunta tayo ng market ngayon. Okay? So, let's say, nag-focus tayo sa gathering, which is the first and easiest way to make silver in the game. So, kapag nag-gather kayo, guys, usually, nasa tier 3 pa lang naman yan. So, syempre, i-upgrade nyo ng i-upgrade yung inyong gathering tools. So, ito yan. So, mag-start kayo sa tier 2, and then tier 3, actually tier 1, pero madali na i-upgrade to tier 2 yan. So, hanggang tier 4. Pagdating ng tier 4, medyo mahirap-hirap na siya. Pero kung meron kayong time na mag-gather in a day, mas okay. So, ang tier 1 is like 3. Sa hide to, for example, hide lang to. So, category. Alright, tapos punta tayo dito sa materials. Ay, hindi yan materials. Hanapin natin, guys. Resource. Ayan. So, dito hide. Bale. Sige, fiber na lang. It's the same thing. So, ang presyo ng cotton na tier 2 is 43. Same lang sa tier 4. Tama? Pero, pag pumunta tayo sa tier 8, ang cost niya is 6,000 each. Right? So, kapag tier 8, yung ginagather mo, mas mataas yung chance na mas malaki mo siyang mabibenta. Gets ba? So, ganun siya nag-work. So, kailangan pataasin mo yung spec mo kasi kunwari, nakakuha ka ng stock na, let's say for example, 30 pieces na, or 30 out of 30 yung ginagather mo. So, pwedeng madoble yun, like 60 yung makuha mo, or pwedeng 55, pwedeng 50. Minsan kasi may gathering bonus na tinatawag. Doon na rin pumapasok yung gathering gears. So, aside from the gathering tool na gagamitin mo, okay, sa fiber, ang gagamitin mo dito ng gathering tool, is itong sickle. Alright? So, aside from sickle, meron ding gathering gears na minor gab, meron minor work boots, okay? May mga ganyan-ganyan pa. So, actually, sickle yung dapat natin tingnan eh. So, ito, skinner garb. So, ayan, makikita nyo yung mga gathering equipments natin dyan. Pero pag sickle, ito. Okay? So, harvester garb. So, yan yung masusuot nyo. Actually, ito, yung skinner garb, masusuot ko na siya. So, it's gonna be easier for me to gather. And meron dyang, meron ka kasi guys na makukuha ang gathering yield na 3.5%. Okay, sa tier 8 hide. So, ibig sabihin, pag nag-stock yan, nasa 35%,
yung additional niyan sa'yo. And then, kapag ang gamit mo pa is ito, meron ka pang gathering yield na 20%. So, almost 50%. So, kapag nag-gather ako ng tier 8 hide, okay, tas tier 8 na abalonian skinning knife yung gamit natin, mas malaki yung makukuha nating amount ng hide compared doon sa mga walang abalonian skinning knife. Okay? Now, Boss BM, ang taas naman ng presyo niyan. 2.1M ang equivalent ng isang ganito. Yes, pero ang dali mo lang babawiin yan kapag ka nakakita ka ng mga 8.3, 8.4. Now, mind you guys, na kapag ka mag-gather kayo ng mga ganyang katataas na tiers, kasi guys, let's say for example, nag-gather tayo ng hide na tier 8.3. Okay, sabihin natin hide yung i-gather natin, okay? 8.3, ang isa is 72K. Okay? Nabibenta ng 72K. Ngayon, pag full stock, let's say for example, full stock, nasa 30 pieces or 50 pieces na lang. So, times mo na lang to ng 50. So, let's say for example, i-multiply natin siya. Okay? Calculator tayo. Pinapindot ko Cortana. So, 72K times mo yan ng let's say 50 pieces. So, meron kang 3.6. So, try to imagine kung na-master mo agad yung hide, napataas mo yung gathering gear mo ng tier 8, tapos may abalonian skinning knife ka, ito yung possible mong kitain. Alright? Na silver. So, 3.6M silver yan. Alright? Now, paano naman kung gusto mo yung iba? So, palibayin mo din yung iba. Kumbaga, sabi ko nga, kung mag-gathering kayo, usually naman kasi sa isang map, guys, may tatlong klase ng gathering materials. So, kung pupunta kayo sa may swamp na map, makakakuha kayo dyan ng, ganito na lang, pakita ko na lang sa inyo kung paano nag-work yan. So, let's say for example, nandito kayo sa swamp. So, ang available materials dyan is logs, ito yung stone, and then itong ore. No? So, yan yung available dyan. So, ito yung type ng map niya. Okay? Now, let's say, nagpunta kayo dito sa, dito tayo sa may block zone para mas makita nyo. Kasi sa block zone, guys, nandun yung mga tier 8. Tier 8 na gathering materials. So, let's say dito. So, dito, ang available map, ang available na gathering materials dito is stone, ore, and do you call this? Fiber. Fiber ang tawag dito. So, tatlong materials yung available per map. So, dito, yung sa map namin dati, sa sink, ang available naman dito is hide, fiber, and itong logs. So, yan naman yung available dyan. Alright? So, iba't ibang klase. Iba't ibang klase yung pwede nyo mag-gather each map. So, dito, mostly, mga tier 8 nandito na hide. So, ito yung spot. Pero, guys, expect nyo na maraming PvP players sa Black Zone. Okay? They can gank you anytime. So, please be ready. So, make sure na hindi rin kayo gagamit ng oxygen. It's a big no-no. Huwag kayong gagamit ng ox. Kasi, pag na-dismount kayo, hindi kayo makakalakad pag sobrang dami nyo nung nag-gather. Okay? So, it's either use yung stag. Pwede kayong mag-stag, pwede kayong mag-bore, okay? Pero huwag kayong maggagamit ng ox kasi yan talaga yung isa sa mga red flag for me, no? Kapag gumamit kayo niyan, parang kalahati na ng paan ng character nyo, nasa hukay na. Kasi pwede kayong ma-dismount and madali lang ma-dismount ang ox. Alright? So, ganun siya kasimple. So, that's the first way, through gathering materials. Now, the second way, and I think one of the most efficient way, is to kill mobs on a tier 8 map. Kasi pag pumapatay kayo ng mobs, let's say for example, dito sa mga mobs na nandito. Pag pumapatay kayo ng mobs dito, ang lowest silver na bigay is around, I think, 6,000. Alright? Tapos pag medyo mataas-taas yung level ng mob na napatay nyo, 12,000. Pag mini boss yung napatay nyo, nasa 22,000. Pag yung pinaka-world boss, ang laki ng bigay na fame nun, tapos 100k silver ang bigay.
So, one of the most efficient way is to kill mobs in the vicinity or in the map. Tier 8 map, ha? Guys, tier 8 map. Now, pwede masabihin sa akin na, boss, baka ma-PVP naman ako dyan. That's the reason why kailangan mo din magdala ng mga NB items just in case. And dapat meron kang survivability skills. Alright? Kasi yan yung isang importanteng bagay dito sa Albion. You have to make sure that you're always aware of your spot. Dahil yung iba dyan, dadaan kunwari, tapos pag magdi-dismount, mag-i-NB, sabay biglang lalapit sa'yo. May mga ganong player. So you have to be very careful. Pag may nakita kang, let's say for example, may nag-cross na player doon sa location mo right now, automatic, naka-ready mount mo, mag-mount ka agad, lumayo ka dun sa spot na yon, look for a different spot. Why? Kasi it's either may kasama yan or it's either igagang ka niyan. So you can also check their equipments. Okay? Always check their equipments para at least hindi ka magkaroon ng problema. Alright? So let's say ito, gusto mo check yung equipment ng player na to, si Vishal. Click mo lang yung character niya, tapos press Y, so makikita mo yung equipment. So kapag ang equipment niyan is either naka-dagger or naka-ganking gear, matakot ka na. Kasi may kasama yon. Kahit sabihin mo na low-tier equipments lang yan, okay, pwede ka na lang iga. So yun, kill mobs in the vicinity, which will definitely make you at least 300,000 or like 250 to 300,000. Depende kung gaano kakabilis mag-clear ng mobs, ha. Pero on my case, nakaka 300k ako dyan per hour by just killing mobs. So, ang ginagawa ko kasi is nagpe-fame farm ako at the same time, pumapatay ako ng mga mini boss, ganyan-ganyan. So, kumikita ako ng, or kung makakakuha ako ng silver ng mas mabilis. So, yun is talagang silver na talaga. Hindi mo na siya ibebenta pa sa market. Kasi ang advantage ng ganong farming is that pwede kang makakuha ng mga items na tier 7, tier 8, na plat. So, pwede mo ibenta sa market yon. Aside from that, may silver ka pa on hand na nakukuha. Okay? Ang problema kasi sa gathering, let's say nag-gather ka ng mga materials, yung mga materials na yan, itatransport mo pa yan sa city. Tapos, hindi mo naman kaagad yan mabibenta agad-agad. Besides, kung ibibenta mo siya ng mura, mabibili ka agad talaga yan. Pero kung ang presyo mo is like 100 lower from the current price, hindi pa yan kaagad mabibili. It would take days. Based on my experience lang. Kasi nung time na nag-active ako sa Albion, usually ang ginagawa ng team namin, no, is nagka-castle hunting kami, gathering. So minsan ang hatian is materials tsaka equipments. So yung mga materials, na-imbak yan sa bank natin. So, yung bank na yon ngayon, ang mangyayari dyan, eh, itatransport mo yan papunta sa city. Ngayon, pag nagang ka, lahat ng itatransport mo, pag nagang ka, GG. Okay? So, ganun siya kasi. So, kumbaga, you have to also be cautious. Hindi na doon nagtatapos yung, hindi na doon nagtatapos yung sa gathering. But anyway, guys, yon, kill the mobs within the vicinity. That's one of the ways. Now, the third way is doing dungeons. So, yung iba ang ginagawa, guys, bumibila sila dito ng dungeon map. So, parang ganito, map. Alright? Bumibili sila ng ganito, pero ang binibili nila is yung tier 8, tapos yung iba, 8.3. So, ito yung binibili nila. So, medyo expensive. Tama? Ang gawin mo, pumunta ka na lang sa tier 8 map, tapos maghanap ka na lang doon ng dungeon. Like ito, tier 8 map to. So, hanap ka na lang dito sa mga paligid-ligid ng dungeon. Ang itsura ng dungeon is parang cave siya na mayroong green light na umiilaw-ilaw. So, meron dyan. Maja-justify mo kung ano yung tier ng dungeons based on doon sa kulay ng ilaw. So, kung merong mga paru-paro dyan, like, makita mo, green light, tapos may paru-paro na green. So, tier 8.1 yon. Kapag blue naman yung butterflies, tier 8.2. Alright? Pagka violet, tier 8.3 naman siya. Okay? So, ganun siya kasimple. So, ganun yung mga dungeon. So, you can do dungeon farming. Ang average niyan, depending on the, ano eh, kasi, sortihan din sa dungeon eh.
Pero usually, ang makukuha mo dyan is around 50k per run. Okay, pinakamababa na yun, 50k. Pag sobrang malas mo, 20k. Alright? Minsan kasi, kahit naka-premium ka, ganun lang yung loot na makukuha mo eh. Pero depende kung gano'n ka nga, kung gano'n ka kaswerte nung araw na yun. Usually kasi, pag nagda-dungeon ako, ang average ko, siguro sa 10 dungeon, ang average na silver farm, okay, or total farm na worth of silver, kasi hindi naman silver na kukuha ko dyan eh, may mga items. So, nasa around 200k, okay, sa 10 dungeons. Average yun, guys, combined. Minsan kasi nakakaswerte tayo sa dungeon, minsan malas naman sa dungeon. Okay, pero gagawin natin siya ng actual video. Magra-run tayo ng 100 dungeons. Tapos titignan natin kung worth it nga ba yung mag-run na 100 dungeons na yon. Para lang mapakita ko sa inyo yung actual na pwede nating kitain sa pag-dungeon runs lang. Okay? So may solo dungeons, may group dungeons. I don't suggest group dungeons kasi maraming trader dito sa Albion. Alright? So pag na-down kayo, pwedeng mag-leave sila ng party, i-PK nila kayo, lagas lahat ng items yun. So, I always suggest to do solo dungeons. Do it on your own thing. Kung solo player ka, mag solo dungeons ka. Okay? Yun lang naman. Now, that leads us to the fourth way. So, again, yung first is through gathering materials. Second is through killing mobs in the vicinity or map. Make sure na tier 8 para mabilis talaga yung silver nyo dyan. And then, dungeon farming. Fourth way is through crafting. So, pwede kayong mag-craft ng mga equipments yung sa tingin nyo is profitable. Alright? So, pwede kayong mag-craft ng either mount, pwede kayong mag-craft ng weapons na mataas ang tier. So, of course, ini-spec up din yun. Yan yung wala pa sa akin. Hindi ko pa na-spec up yung crafting ko eh. Alright? Pero nandito siya sa site ng Destiny Board. So, kailangan makapag-craft muna kayo. Ito yan, yung crafting tree. So, andito yung mga pwede nyo i-craft na equipment. So, dito may sword. Tapos, andito na din yung ibang klase na equip. So, dito sa side ng Destiny Board yan. Sa may right side. Okay, kasi itong left side, usually, more on for your combat. Alright? So, ganun siya kasimple. Now, hindi ako nag-focus sa crafting dahil, of course, yung economy kasi guys, sa umpisa, maganda yan. Like, mag-craft ka sa umpisa. Pero, ngayon kasi, bumababa na rin yung cost ng mga equipments dito. Kung dati, mabibili mo yung 8.3 ng 15M. Ngayon, mabibili mo na lang siya ng 6M. Diba? So, bumababa din siya. Okay? Depende kasi sobrang dumadami na rin yung nagka-craft sa market. Dumadami na rin yung seller. Dumadami na yung nagkakaroon ng ganong klase ng item, nakakapag-upgrade ng ganong klase ng item. So, yun lang naman. But anyway guys, nakalimutan ko pala. Pag nagda-dungeon farming pala kayo, may nakukuha kayong runes. Alright? Yung mga runes na yan, magagamit nyo rin siya pang upgrade. So, wag nyong itatapon yan, yung mga runes na yan. So, runes. Alright? So, itong mga runes na to, valuable din to. Ginagamit to for upgrading your gears. Let's say for example, meron kang tier 8 na equipment. So, let's say, weapon. Melee. So, meron kang ganito. 8.0 ang tawag dyan. Para maging 8.1 yan, gagamitan siya ng runes. Okay? Ganun siya. Yung runes na gagamitin mo, pang 8.1, tapos, aside from runes, may makukuha ka pang ibang klase ng ano. So, soul naman yung pang 8.2. So, ayan. Makikita nyo rin na pataas din ang pataas yung presyo, 10k. Tapos, relic naman ang gagamitin nyo kapag 8.3. 46k each. Alright? So, makukuha nyo to sa mga dungeons. Yung iba nakukuha to sa Avalonian dungeons or Avalon roads. Okay? So, ayan. But anyway, dungeon din naman ang, kung consider nyo si yung Avalon na dungeon din siya. So, sa dungeon naman, kailangan may kasama kayo dyan. At least 6. So, at least 7. 7 player ata ang pwede sa Avalon. Yeah, 7. Yan pagkakaala lang. So, 7 player yan. Make sure na kakilala nyo or ka-guild nyo para walang traidura. Okay? So, please guys, mag-join din kayo sa mga guilds. Okay? Huwag kayo maniwala kay Soul Benji na
mas better kung solo player kayo. No, hindi yun totoo. Kasi even si Swole Benji, may guild siya. Tama? Marami ding members yung guild niya. So, mag-join kayo ng guild. It's better to join a competitive guild para matuto rin kayo. Okay? Mas better yung ganun. Mag-join muna kayo sa mga competitive guilds para ma-improve nyo yung PvP skills nyo. At the same time, makapag-farm kayo sa hideout nila or doon sa territory nila. Kasi ako, guys, nag-join ako ng guild noon. Dami kong natutunan na hindi ko natutunan kay Swole Benji. So, it's better to join guild para at least meron kayong opinion from other players na talagang ginagrind yung game in PvP players. Alright? But anyway, guys, pag-usapan natin yun on the next video, guys. So, tapos na tayo sa fourth way. Alright? Which is yung crafting. So, again, yung apat na ways na yan, actually, ito na yung mga pinaka magagandang ways na safe. Alright? So, punta tayo sa hindi safe na way. So, punta tayo sa number 5, which is yung... actually, nakalimutan ko pala. Yung isa pa sa mga safest way is through island. No? So, usually guys, kapag naglaro kayo ng Albion and nakakuha kayo ng... or nag-premium kayo, meron kayong makukuha ang island. So, yung island na yun, i-upgrade nyo into level 5. Okay? Para ma-maximize nyo yung plots. Alright? Na meron akong tutorial dyan kung paano nag-work yung island. So, ililink ko na lang dito sa description. Panoorin nyo na lang para hindi ko na ulitin yung sarili ko. But, sa island farming naman, you can actually make silver out of it. Like, depending on what you do. So, kung nagtatanim kayo ng mga plants or nagtatanim kayo dito ng mga, let's say, carrots, yan. So, dito pumapasok yon yung skill tree na yon. Alright? Dito sa trainee farmer. So, dito kasi, you can either craft potions, pero usually, ang gagawin nyo naman dito is magtatanim or mag-aalaga. There's two options. Okay, magtatanim kayo ng carrot seeds, yung mga seeds, or mag-aalaga kayo ng mga ganito. Yan. Chicken, yung horse, journeyman horse, ox, yan. Ayan yung mga pwede nyo alagaan dyan. Now, para ma-unlock nyo yung higher tier, kailangan yung crop farmer, palibelin nyo muna. So, depende yan sa kung ano yung gusto nyo palibelin dito. Andito din naman yung details. Pero, gagawa natin siya ng separate para makita nyo rin how does it really work. Alright? Kasi mahirap siya i-discuss. Sa totoo lang, ang hirap niya i-discuss in one video. Dahil maraming information yung kailangan nyo malaman. Hindi lang siya basta ganito eh. Pero, tinatry natin siyang somehow i-compile para at least magkaroon lang kayo ng idea. Okay? So, dako na tayo sa mga hindi safe na methods. Ito yung talagang as in kailangan ng skills. Kailangan mo ng skills. So, number 6 is through ganking. Alright? Usually, ang ginagawa ng mga players is ginagank nila yung mga nagpi-fame farming sa loob ng static dungeons. Alright? So, yung mga static dungeons na yan, masasakit ang damage ng mobs yan. So, I suggest na kung mag-ganking kayo, make sure na inaral nyo muna kung paano ginagamit yung abilities nyo. Like, let's say, kung kailan kayo gagamit ng Envy, kailan kayo gagamit ng ulti nyo. Alright? Kasi guys, kapag ganking ang kapag nanggagang kayo, importante yan. No? Pag namatay kayo sa mobs, pwede kayong pugutan ng ulo ng player na yon. So try to imagine, kung hindi kayo marunong manggang, pumasok kayo sa static, tapos may mga gankers, napatay kayo ng mobs, tama? Pupugutan lang kayo. So, GG, tama? So, ganun lang siya kasimple. Delikado siya, yes, pero worth it. Kasi may mga videos, guys, sa YouTube, i-search nyo na lang, ganking. Alright? That word, ganking, CVC. Ganking in static. Sila Buwa, isa sa mga YouTuber na pinapanood ko yan pagdating sa Albion. Nanggagang sila sa loob ng static. Ang laki ng profit na nakukuha nila. Depende yan, guys, ha. Usually, ang nakukuha ang profit ng mga yan, around 10 to 15M, no? By just ganking. Kasi sobrang dami nilang nagagang. Yung iba na papatay ng mobs nung static, tapos pinupugutan na lang nila. Eh, sobrang dami nilang escape ability, which is yung Envy, tama?
meron siyang INBI skill. Usually, INBI talaga eh. Flood ng INBI abilities eh. Utilities. So, yun lang. Alright? So, pwedeng ganun. Actually, may gumawa na rin sa amin yan. Pero, hindi siya nagtagumpay. Dahil ang ginawa namin is inabangan namin siya. Hindi namin talaga, kumbaga, pagpapalapit siya, talagang, alam mo yun, nag-a-advance na kami. So, napatay namin yung mga gankers na yon. Actually, paisa-isa pa sila. Paisa-isa sila kasi hindi nila kami masugod dahil nga naka-ready kami, may healer kami, and also may, yung equipments naman namin is decente naman. Hindi naman siya yung parang 4.1 lang, 4.2. So far, naka 6.2. Usually, ginagamit namin pag queen farming, naka 6.2 to 6.3. Alright? So, yun lang. Delikado siya, yet fulfilling siya kapag ka nagawa. Pero, delikado yon. Pero, if you watch Buwas's video, may mga ganking tips sila dyan. Ganking gears na ginagamit. So, check nyo na lang yon. Alright? Now, the other thing is through ratting. Okay? Maraming fortunes tong rating. It's either you rat a castle, you rat an outpost, or you rat during CBC wars. Okay, so, ano yung rat a castle or rat an outpost? So, itong dalawang to, it's like a territory na kailangan nyong patayin yung mga guards. Then, pag napatay nyo yung guards, makukuha nyo yung outpost. So, ito, example to ng outpost. Alright? So, currently, under siya ni Soju's Shabu, yung name ng guild, no? Ang may hawak nito, itong castle outpost territory na to, is itong guild na to. Now, magiging available yung chest after 1 hour and 22 minutes. After that, pag naging available na yan, okay, pwede nang kunin yan ng ibang guild. Pero kung na-defend nitong guild na to, yung outpost territory na yan, sila yung makakuha ng chest. Regardless kung anong chest yan, kung epic chest ba yan, alright, kung rare chest ba yan, or uncommon chest ba yan, so, yun lang naman siya. Same with castles. Pero sa castles, guys, mas malaki yung loot ng castle, of course. Lalo na kapag every Saturday ata yun, or Sunday, I think Saturday, every Saturday, gold castle yon. Ang minimum na laman yan is nag-range between 40 to 50 M silver. So, yung ibang ginagawa, madaling araw bumabanat. Usually, ang mga territories kasi dito sa Fort Sterling banda. Eto. Yung mga territories dito, yung mga castle outposts and yung mga castle itself. No? Maraming naglalaban, nag-aaway-away para dyan. Okay? So, kung magtotropa naman kayo, like, gumawa kayo na sarili nyong guild, ang ano nyo naman is parang Morgana Res or naka-base lang kayo dito sa Bridge Watch. So, you can do this on the bottom part. Why? Kasi konti lang yung mga guilds dito, guys. Konti lang. Especially kapag madaling araw. Okay? Naranasan ko to, guys, no? Nung active pa tayo sa Albion. Naranasan ko, guys, na from here, andito yung ano namin, ito yung hideout namin, nakarating kami all the way here sa baba. Alam niyo kung bakit? Kasi walang kumukuha ng outpost. So, I think mas konti kasi yung wars dito compared dito sa Fort Sterling. Andito kasi lahat ng gera sa Fort Sterling. Pag dito ka naka-base or yung guild mo dito naka-base, walang araw na walang war. So, everyday meron yan. Alright? Makikita niyo naman yan. Let's say for example, ito na lang sa Drownfield Sink. So, aatake yung DOG, ang Death or Glory. Alright? So, pag umatake itong Death or Glory, okay? So, magwa-war sila dito sa territory ng goblins. Actually, before, DOG ang may-ari nito sa scene. Pero, syempre, kumunti ang players ng DOG. And, during that time kasi, ano na rin ako eh, kumbaga, exhausted na ako sa paglalaro ng Albion. And, I'm gonna do other things. IRL. So, technically, hindi na ako nakakapaglaro ng Albion. Alright? So, nasakop na rin to ng goblins. So, nagkaroon na rin ng hideout ng goblins dito. So, yan. Kung mapapansin nyo, dito yung hideout or headquarters ng DOG. So, ang daming memories dito, guys. Daming memories ko dito sa Drownfield Sink kasi dito kami naging bomb squad. And also, dito sa Meltwater channel. Pero, mostly ng PvP fights namin, I can share it to you guys dun sa other channel natin. But,
I'll share it to you in the right time. Okay. So, yun. Pag may war, pwede rin kayong mangrat. So, paano magrat? Very basic lang. Ang ipapaspec up nyo is itong dagger. Okay? This one. So, may dagger natin. Yan. So, ipapaspec up nyo is dagger and then dapat blood letter siya. Saan yung blood letter natin? Wait lang guys. So yan, nandito yung dagger. Yan. So, ito yung blood letter. So, ito yung papaspec up nyo. Kailangan ito max spec nyo. Why? Kasi survivability skills ang meron sa dagger. And also, pang KS din. So, kung merong puladong, kung merong pulado na pula sa inyo, pwede nyo i-last hit. Makukuha nyo rin yung items nila. So, basically, ganun yung ginagawa ng mga rats. So, nag-open sila ng mga bangkay na pinatay ng mga nag-aaway ng guilds. Kasi, yung mga, syempre, yung mga guilds na yan, guys, ang focus niya is maubos muna yung kalaban bago mag-loot. Pero, meron ding ibang mga guild members na matitigas ang ulo. Na habang nagka-clash, nag-loot. So, ang ginagawa ng mga rats, pinapatay nila yung mga naiiwan. So, yun naman is yung rating during CVC wars. So, yun lang. Actually, those are the ways on how you can make silver in this game. Now, comment down below kung meron pa kayong mga questions regarding sa Albion. Again, guys, it's gonna be a long, long series of Albion videos kasi marami kayong dapat malaman sa Albion. Hindi ko pa nadi-discuss dito like yung iba't ibang ways kung paano yung strategy nyo sa gathering, di ba? So, paano yung strategy nyo sa dungeon, tama, ano yung mas magandang gamiting class for dungeon, ano mas maganda gamiting class for PvP. So, yun yung mga bagay na, of course, kailangan natin ng time para, alam mo yun, maibigay ko sa inyo yung pinaka-best na information na alam ko regarding the game. So, yun lang naman. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope nag-enjoy kayo dito. Medyo mahaba yung video natin. But again, thank you so much for support. I've been getting a lot of questions right now. And join na rin kayo sa community natin. Guys, huwag kayo may mag-chat doon sa GC. Currently, we are around 111 na active doon sa GC right now. So, sa Discord din, huwag kayo mahiyang mag-join, magtanong. Again, guys, yung ibang questions kasi, guys, parang napaka-basic na ng question nila na ang sagot is nandito na sa video, tatanong pa nila doon sa Discord. So, minsan, mag-effort naman tayo manood ng video, guys. Okay, kasi mahaba yung ginawa nating video in detail para maintindihan nyo. Okay? So, that's the reason why mahaba yung videos natin. Alright? Yun lang naman, mga tol. Maraming salamat ulit sa support. And I hope nakatulong to sa inyo. If you like this one, share it with your friends. And also, don't forget to follow my social media accounts right here. Ayan, nilapag ko na. And also, nasa comment section yan. So, yun lang. And maraming salamat ulit. Peace out.